Natagpuan sa EDSA Shaw Tunnel sa Mandaluyong ang bangkay ng isang lalaki. Hinala ng pulisya, biktima siya ng hit and run. Ngunit pinag-aaralan din nila ngayon ang mga indikasyong nagtamo ng saksak ang lalaki. Makibalita tayo kay Bam Alegre. Nabulabog ang mga motorista sa northbound lane ng EDSA Shaw Tunnel sa Mandaluyong City matapos tumambad ang bangkay ng isang lalaki. Tuloy mula pasado alas 4:30 ng madaling araw, sumikip ang daloy ng trapiko sa lugar kasabay ng rush hour ngayong Lunes. Hindi pa alam ang pagkakailan lang ng lalaki dahil hinintay pa na maproseso ito ng SOCO. Kapansin-pansing may malubha itong sugat sa ulo at nakadapa sa asfalto. Posible bang hit and run yung nangyari? Malamang sir, kasi nung tinawag kami ng barker, ganyan nakahandusay na po sir. Siguro sir, pedestrian lang kasi hindi naman namin alam. Basta nung tinawag na kami ng barker, ganyan na nakahandusay na po sir. Sa unang tingin, posibleng hit and run ang nangyari dahil wala na rito ang sasakyan na maaaring nakabangga sa biktima. Nagkalat din ang pinong mga salamin sa paligid ng bangkay na mistulang nagmula sa windshield ng sasakyan. Ayon sa MMDA, wala raw CCTV camera dito sa tunnel. Pero sa dulo nito, malapit sa isang shopping mall, posibleng makita kung may dumaan yung sasakyan na basag na ang windshield. Pero nang siyasatin ang katawan ng scene of the crime operatives, may indikasyon na nasaksak ng patalim ang biktima. Hindi kinumpirma ng SOCO ang angulo ng foul play dahil doktor daw dapat ang magdeklara nito sa autopsy. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Bam Alegre, GMA News.